Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Rose, 27 years old, kasalukuyang naninirahan sa Makati. Nagsimula ang lahat nung magkahiwalay kami ng live-in partner ko, 3 buwan na ang nakakalipas. Dahil bored ako at ayokong magmukmok, sinubukan kong mag-Tinder. Para sa mga hindi nakakaalam, ang Tinder ay isang uri ng dating application na pwede mong i-download for free sa Play Store o kaya naman sa Apple App Store. Sa pamamagitan ng application na ito, ay maaari kang makipag-usap sa iba't ibang taong iyong makakamatch. At ganoon na nga ang nangyari sa akin. Madami akong nakausap. Iba't ibang lalaki na may iba't ibang personality at katayuan sa buhay. Although maraming lalaki ang hanap lang ay panandali ang kaligayahan, meron din namang mangilan-ngilan na mukhang seryoso. At isa na nga dito, si Marvin. Halos magtatatlong linggo na kaming magkausap bago ako pumayag na makipagkita sa kanya. Sabi niya sa akin, siya daw ay 33 years old na at kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang team leader sa isang call center. Siya daw ay may kotse, kaya pwedeng-pwede daw kaming pumunta sa kahit saang lugar ko gustuhin. Bukod sa maayos kausap si Marvin, ay talaga namang napakagaling niyang magpakilig kahit sa chat pa lang kami nag-uusap. Biyernes ng gabi noon nung una akong pumalag makipagkita. Kinulit niya akong isend na lang sa kanya ang location ng tinutuluyan ko, nang sa ganun ay masundo niya na lang ako. Kaya naman halos wala pang isang oras, ay nakarating na siya kaagad sa tinutuluyan kong apartment. Maganda ang pangangatawa ni Marvin. May itsura, matangkad, medyo may kaputian, at talaga namang may sense kausap. Kaya sa isip ko, naka-jackpot na ata ako. Nag-dinner lang kami at nagkwentuhan. Masaya ako dahil pakiramdam ko, magkasundong magkasundo kami at talaga namang nag-enjoy ako kasama siya. Masaya ako dahil pakiramdam ko magkasundong magkasundo kami sa lahat ng bagay. Hinatid niya din ako pa uwi at bago ako bumaba ay hinalikan niya pa ako sa pisngi na siya namang nagpakilig sa akin. Pag alis niya ay agad naman akong pumasok na ng apartment. Hindi pa man ako nakakapagpalit ng damit, ay bigla nang tumunog ang cellphone ko. Nag-chat si Marvin. Sabi niya, "Thank you for tonight, beautiful." Nung ibaba ko na ang cellphone ko para magbihis, ay bigla ulit itong tumunog. Pagtingin ko, "I miss you." Text galing sa ex-boyfriend kong si Gino. Napaupo na lamang ako habang nag-iisip dahil gaya nga ng sabi ko, 3 buwan na kaming magkahiwalay. Dumaan ang mga araw at linggo na patuloy pa din kaming nag-uusap ni Marvin. Halos araw-araw kaming hindi lang magka-chat, kundi pati na rin magka-video call. Sabi niya sa akin, lahat daw ng hinahanap niya sa isang babae ay nasa akin na. Chinita, masarap kausap, sexy at mabait. Kaya naman pakiramdam ko sa mga oras na ito ay parehas na kaming nauhulog sa isa't isa. Isang gabi, habang naghahanda na ako para matulog, biglang tumawag si Marvin. Magkita daw kami at susunduin niya daw ako in 30 minutes. Wala naman akong trabaho kinabukasan kaya pumayag ako. Dali-dali akong nagbihis at nag-ayos. Wala pang 30 minutes ay dumating nga si Marvin. Pagpasok ko ng kotse niya ay medyo amoy ko na kaagad na siya ay nakainom. Hinalikan niya ako sa pisngi sabay sabi ng, "I miss you, beautiful." Sumagot naman ako at sinabi kong, "Na-miss din kita." Dire-diretso ang pagmamaneho ni Marvin. Medyo iba ang dating niya ngayon dahil tahimik lang siya habang nagda-drive at hindi nagsasalita. Dinala niya ako sa isang resto bar.
Pinapili niya ako na makakain habang siya ay agad-agad umorder ng isang bucket ng beer. Habang kumakain ako ay patuloy lang siyang umiinom. Tahimik at tila malalim ang iniisip. Nung paubos na ang isang bucket ng beer, ay tinawag niyang muli ang waiter. Sabi niya, nabitin daw siya, kaya kukuha pa siya kahit 2 bote na lang ng beer. Pinagmamasdan ko lang siya. Tahimik lang ako. Nung paubos na ang beer niya, bigla niya akong tinanong, gusto mo naman ako, di ba? Nagulat ako. Pero sumagot naman ako ng oo, dahil totoo naman na gusto ko na siya. Medyo nag-alangan ako kung sasama ba ako, pero nasa tamang edad naman na kami parehas at wala naman kaming tinatapak ang ibang tao, kaya pumayag na din ako. Pagdating sa apartment niya, ay agad-agad niya akong pinatuloy at sinabing, feel at home. Naka-studio apartment lang si Marvin. Hindi gaanong kalakihan. May living area, kusina at banyo. Laking gulat ko lang dahil napakadumi ng apartment niya. Ang daming damit na nakakalat sa sofa. Ang alikabok ng sahig. May mga bote ng alak sa lamesa. Plato at basong gamit na nakatambak lang din sa lamesa. Ashtray na puno ng abo at upos ng sigarilyo at kung ano-ano pang kalat na pwede nyo pang makita sa loob ng isang apartment na matagal nang hindi nalilinisan. Sabi niya sa akin ay pasensya ka na ha, burara kasi talaga ako. Habang dinadampot niya ang mga damit sa sofa at mga platong nakakalat sa lamesa. Tahimik lang ako at hindi nagsasalita. Pinaupo niya ako sa sofa at dun ko napansin na walang kama. Kaya tinanong ko siya kung saan siya natutulog. Sabi niya, ako? Hindi ako natutulog, ano ka ba? Sabay tawa ng malakas. Gumiti na lang ako. Pumunta siya sa kusina at kumuha ng alak sa ref. Habang nakaupo ako sa sofa, ay kitang-kita ko na may nilagay siyang gamot sa isang baso na sa tingin ko ay para sa akin. Doon na ako kinabahan ng husto at gusto ko nang tumakbo palabas ng apartment. Bukod doon, napansin ko din na may baril na nakapatong sa ibabaw ng ref, kaya sobrang takot ako at hindi ko na alam ang gagawin ko. Pero nanatili akong kalmado. Bago pa man siya bumalik ay nagpaalam akong mag-CR. Sabi ko, Marvin, pa-CR ako ah. Kanina pa kasi ako naiihi. Sabi niya naman, sige lang, ihi ka lang dyan. Dali-dali akong pumasok ng CR at naghanap ng makukontak. Mangiyak-niyak na ako sa takot at nanginginig ang buong katawan ko. Ni hindi ko din mahawakan ng maayos ang cellphone ko. Una kong nakita ang pangalan ni Gino sa inbox ko, ang ex-boyfriend ko. Agad akong nag-text sa kanya at nanghingi ng tulong. Gino, tulungan mo ko. Sumama ako sa kadate ko. May plano siyang masama sa akin. Agad naman siyang nag-reply. Nasaan ka? I-send mo sa akin ang location mo sa messenger para mapuntahan kita agad. Naka-block si Gino sa lahat ng social media accounts ko. Kaya nagbukas pa ako ng beta para i-unblock siya bago ko pa masend ang location ko. Habang ginagawa ko ito ay biglang kumatok si Marvin. Rose, tara na dito. Ang tagal mo naman. Ano bang ginagawa mo? Nagulat ako at hindi nakaimik. Rose, ano ba? Kanina ka pa dyan. Habang lumalakas ang pagkatok niya. Rose, kung ayaw mo lumabas dyan, sisirain ko na lang tong pinto. Pasigaw niyang sabi habang pinipilit niyang buksan ang pinto. Wala ding tigil ang pagkatok ni Marvin na halos wasakin niya na ang pinto. Iyak ako ng iyak. Hanggang sa napansin ko na meron palang bintana sa loob ng banyo. Agad-agad kong binuksan ang bintana at laking pasasalamat ko na nagkasya ang buo kong katawan hanggang sa makalabas ako. Iyak ako ng iyak habang sumisigaw ng tulong. Tumakbo ako ng tumakbo hanggang sa makita ko ang sasakyan ni Gino na paparating.
Agad niya akong pinasakay at dali-dali kaming umalis. Hinatid ako ni Gino sa apartment ko at nagmakaawa ako na kung pwede, dito na lang muna siya magpalipas ng gabi. Pumayag naman siya agad at doon na natulog. Kinaumagahan, tinanong niya ako kung gusto kong mag-report sa pulis. Sabi ko, wag na. Ang mahalaga, hindi ako nasaktan. Sa isip ko, kasalanan ko rin naman dahil sumama ako sa kanya. Nagluto si Gino ng almusal at sabay kami nag-agahan. Namiss ko siya. Ang sarap-sarap sa pakiramdam na feeling ko, sobrang safe ako pagkasama ko siya. Pagkatapos ng ilang oras ay humiga kami ulit sa kama at hindi na namin napigilan ang mga sarili namin at may nangyari na nga. Tinanong niya ako kung pwedeng kami na lang ulit. At agad naman akong pumayag dahil pakiramdam ko, siya na talaga ang tamang lalaki para sa akin. Na handa akong protektahan at iligtas sa kahit anong sakuna ang dumating. Masayang-masaya si Gino at nagyayang gumala at kumain sa labas. Umuwi ako agad para na din makapag-bonding kami. Tumayo si Gino at dumiretso sa banyo para maligo. Habang naliligo si Gino ay nakahiga lang ako at nag-iisip. Biglang may tumunog na cellphone. Nakita ko, cellphone ito ni Gino na nakapatong sa bedside table. Kinuha ko para i-check. Pagbukas ko ng message, pare, salamat, na-receive ko na yung GCash. Happy ako para sa inyo ni Rose. Marvin.